Paul George, binuhat nga ang kanyang team ng Clippers ngayong wala nga si Kawhi Leonard at si John Wall. 2-point win ang ginawa nila laban nga sa Sacramento Kings kung saan itong si George ay nagtala nga ng 40 puntos, 40 points, 6 rebounds, 6 assists, 2 steal at 1 block. 51% sa field, very efficient. Tapos ang next scoring leader na ay si Reggie Jackson with only 14 points. Ito naman mga idol sa Sacramento Kings, De'Aaron Fox, 36 points, 5 rebounds at 4 na assists. 0-2 na nga mga idol, ito nga ang team ng Sacramento. Malayo nga sa start na kanila ngang inaasahan this season. Ngayon kasing may bagong nga silang squad na nandyan na itong si Domantas Sabonis. Inaasahan nga ng maraming Kings fans na ito na ang umpisa ng winning season nila. Pero so far 2 games in, hindi nga yan ang nangyayari. Wala pa silang panalo. Samantalang ang pinalit nga nila dito kay Domantas Sabonis na si Tyrese Haliburton ay so far this last 3 games ay parang all-star na agad mga idol. Third year pa lamang pero ang tinala na sa kanyang last 3 games, 24 points, 10 assists, 5 steal, 27 points, 3 rebounds, 12 assists, 26 points, 4 rebounds and 7 assists. Napakagandang mga numero para nga dito sa third year guard. At meron nga ring mga Kings fans na nagsasabi na sana nga daw na hindi na lang tinrade itong si Haliburton dahil ngayon ay nag-uumpisa na nga siyang mag-blossom. Kaso wala na nga siya sa Sacramento Kings. At pag-usapan na nga rin natin ang ibang mga young player, especially mga rookie, na ngayon sa kanilang unang tatlong game ay talaga namang nagpapakitang gilas. Paolo Banchero mga idol sa kanyang first 3 games sa NBA, 23 points, 5 rebounds, 3 assists, 20 points, 12 rebounds, 2 assists, 27 points, 9 rebounds and 5 assists. At pati na nga rin itong si Benedict Mathurin na niyabangan nga si LeBron James na kailangan muna daw patunayan ni LeBron sa kanya na siya ang best player sa kanyang first 3 games sa NBA ay nagtalangan siya ng 27 points, 7 rebounds, 2 assists, 26 points, 5 rebounds, 2 assists and 19 points, 7 rebounds and 2 assists. Parang legit na solid future star ito nga si Benedict Mathurin. At itong Pacers mga idol ay mukhang may bagong duo. Ito nga si Benedict Mathurin pati na rin si Tyrese Haliburton. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin ang maaring mangyari ngang trade sa team ng Lakers. Well, si Gordon Hayward lang naman ay nagpahiwati nga. Nilike niya nga sa Twitter ang isang tweet na sinasabi nga doon na ang best trade for the Lakers ay ititrade itong si Westbrook papuntang Hornets para kay Gordon Hayward, PJ Washington, Kelly Oubre para nga daw magkaroon ng wing depth at shooting. Nagustuhan nga neto ni Hayward yung ideyang yan kaya nga niya nilike. Parang gusto niyang pumunta sa team ng Los Angeles Lakers. Well mga idol, maganda rin itong deal na ito para nga sa team ng Lakers. 3 players para sa isang player. Well, kailangan ibigay na ng Lakers ang kanilang dalawang first round pick. Pero nga mga idol, for sure na mafi-fix nga ng trade na ito ang problema ng Lakers na shooting. Tapos may mga depensa pa rin itong mga player niyang ito. Etong si Hayward mga idol, last season ay nag-average nga ng 39% sa 3-pointer last year. Very efficient nga yan. At ito naman si Kelly Oubre na 3-and-D player, 34% sa kanyang mga 3-pointer. At itong si PJ Washington na forward slash center ay nagtala lang naman ng 36%. So lahat sila mga idol ay reliable sa mga 3-pointer nila. Kaya naman for sure na ito rin ang isa sa mga sagot sa problema ng Lakers. Kung ititrade nga nila si Westbrook at yung kanilang dalawang pick na ayaw ngang itrade ni Rob Pelinka.